Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the peace. Godspeed. Amen. Magandang gabi po mga kapatid at salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay muling magsama-sama upang tayo po ay manalangin. Kung meron po kayong mga Bible, makibukas kayo sa akin sa 1 Corinthians 15, verse 50 hanggang verse 58. Sabi po dito, "Now I say this, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I am telling you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For this perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality. But when this perishable puts on the imperishable, and this mortal puts on immortality, then will come about the saying that it is written, death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, immovable, always excelling in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." So dito, ang pinakita sa atin ni Pablo yung future na mangyayari at ito nga ay patungkol sa rapture kung tayo po ay hindi mamamatay at dadating ang Panginoon, tayo po ay babaguhin ng Diyos, mararapture po tayo na kung saan tayo po ay makakaranas ng tagumpay na ay pinangako ng Diyos sa atin, yung ultimate na tagumpay na makapiling nga natin ang Panginoon sa buhay natin. At binigyan din ni Pablo, especially doon sa verse 58, na ang sabi nga dito, hindi masasayang yung ating pagpapagal sa Panginoon. Kasi minsan dumarating tayo sa pakiramdam na parang nasasayang lang yung ginagawa natin sa Panginoon. Lalong-lalo na pag yung mga panalangin natin minsan, hindi natin nakukuha kaagad-agad ang sagot sa ating mga panalangin. O kaya may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi inaasahan, halimbawa nagkaroon tayo ng karamdaman o merong namatay na aksidente o kaya nawala ang ating kabuhayan at maaaring sasabihin natin, "Lord, bakit ganun? Bakit ito yung nangyayari sa akin samantalang ako naman ay naglilingkod sa iyo at ako po ay anak mo? Bakit ito yung nangyayari?" So, ito yung naiisip ng karamihan na parang sayang lang yung mga pagpapagal na ginawa natin para sa Kanya. Pero binibigyan din po ng Biblia na ang ating pong pagpapagal ay hindi nasasayang sa Panginoon. Now, may mga dahilan kung bakit nangyari yung nawalan tayo ng kabuhayan, nagkaroon tayo ng karamdaman o nawalan tayo ng mahal sa buhay at hindi natin kaagad-agad masasagot ang mga bagay na yan kung bakit siya nangyari. At tanging ang Panginoon lamang ang pwedeng sumagot niyan kung bakit siya nangyari, na in spite of and despite of serving God and following Him, nangyari pa rin sa atin. Hindi naman tayo na-exempt sa mga ganyang pagsubok. Pero ang isa sa pinakamalinaw na binibigyan din ng Biblia sa atin, yung ginagawa natin ngayon para sa Panginoon, hindi po ito masasayang. Gagantihan at gagantihan ng Diyos yung mga ginawa natin para sa Kanya. At sisiguraduhin ng Diyos na hindi niya tayo lulugiin. May mga bagay lang na hindi natin maunawaan at hindi maintindihan. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon sa mga panahon, lalong-lalo na hindi natin maintindihan kung bakit ito nangyayari. Pero sinisigurado ng Diyos, sabi nga ni Pablo, hindi masasayang ang ating pagpapagal, lalo na yung pagpapagal natin na ginagawa natin para sa Panginoon. So yan po yung gusto nating ipanalangin, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat. Nakita namin sa iyong mga salita, may mga bagay kaming ginagawa para sa iyo at dumadating sa punto na parang kami ay nababagod at gusto nang tumigil at sumuko, Panginoon. Salamat po sa encouragement ng salita mo na ang aming pagpapagal ay hindi po masasayang. Ikaw po ang patuloy na tutulong sa amin at tunay nga mararanasan namin ang katagumpayan
at gantimbala sa aming paghihirap at pagpapagal para po sa iyong kalooban, Lord God. Ama, sa mga panahon na kami po ay para bagang susuko na, patuloy mo kaming tulungan at encourage, Panginoon. Salamat sa iyong banal na spirito na patuloy na gagabay sa amin, mag-i-encourage sa amin, Lord God. Salamat po, Ama. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So muli, mga kapatid, ang ating pagpapagal na inilaan natin sa Panginoon ay hindi po masasayang. Sisiguraduhin ng Diyos, hindi niya tayo lulugiin at tayo po ay patuloy na makakaranas ng tagumpay at pagpapala sa ating mga buhay. Salamat. Godspeed. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to. Wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo! Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Kung saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng bank, gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng ganitong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So ito na yung mag-i-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano pang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible school na to, your life will never be the same again. Godspeed! Hundred elite club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference.